Ako nga pala si Michael Rasquero, Pigeon Fancier. At marami akong pinaglalaro ang club dito sa North Caloocan. So halos mga 50 na club naglalaro ako. So halos lahat yun nakapagpa-champion na tayo ng first overall. Sa good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video, ang love visit tayo kay Dapar Kaj. Hindi pala, ang love visit tayo kay Sir Michael Rasquero ng Tala Caloocan. Tama ba sir? Tala Caloocan? Ayun sir, tama. Ayun sir, grabe, napakadami niya naman pong binibentang trophy sir. Hindi pala binibenta to sir. Grabe, ito lang naman yung achievement ni sir simula 2000, anong taon sir? 2011. Grabe. So pinagpunta nga dito natin ang suso ka taga Parting Bulacan. O sinabi nila, nakita nila ang daming trophy. Tinatanong nga nila kung may pagawa daw ng trophy. So sabi ko sir, lahat yan mayroong pangalan ko kaya hindi siya pagawa. Ayun. Nung nga pala sa mga kalapatids natin dyan, si Sir Michael Rasquero bagong vlogger, no? So supportahan natin yung YouTube channel niya. Yan yung kanyang YouTube channel, supportahan niyo na. Michael Rasquero TV, pa-support po mga kaibon. Ayan, subscribe niyo na. So si Sir, isang veteran sponsor. So marami tayong itatanong sa kanya at malamang marami tayong matututunan kay sa kanya, kaya panoorin niyo to simula hanggang dulo mga kalapatids. Ayan. Update tayo mga ka-EA. So dito si kay Sir Michael Rasquero, syempre, yung lagi natin tinatanong, ano ba yung foundation bird na pinagsimula ng mga champion bird ni Sir Michael. So sir, saan po ba nang galing yung mga champion na mga ibon nyo, yung mga na-breed nyo? So yung pinaka main bloodline ko Bandel Brooks, kaya galing kay Sir Lewis Q. So yung sa Johnson, galing sa pinsan nyo lang kay Sir James Manalang. So yung mga ibon na yan, yung mga ibon na to, puro halos pagkakamag-anak yung mga yan, line breed yung mga yan, tapos inbreed na rin itong mga ibon na to. Kaya kung makikita niyo, halos magkakamukha na rin yung kapagula. Sir, bantayan niyo yan, sir, ha? Baka may bullseye, sir. Ayan, sir. Grabe, itong lahat na nakasala ngayon, sir, yung mga anak nila, ililipad niyo po ba sa padating na kamera? Oh, yung iba dyan, ililipad, yung iba pang stock. Yung iba, may nagre-request kasi na gusto nilang kumuha ng ng bloodline, inbreed, line breed. So, reserve ako para sa kanila. Ah, okay. So, pwede pala mag-request. Dapat ka, mag-request ka na, ay, sir. Ay, sir. Ayan, ang grabe. Mga basic color lang yun dito sa may mismong section ng mga breeders ni sir, no? Parang ito lang yung nag-iisang, ano, sir, no? Off color. Yaya. Yeah. Ay, yaya lang to, sir. Ah, okay. Tapos yung anak nila, ay yung mismong nililimliman nila na anak, sir. Anong linyada? Ito lang. Ito ng mga champion. So, ito yung pinaka-foundation bird ko. Ah, ito talaga yung foundation bird? Pinag-iaya ko na lang siya. Ah, okay. May balahibo din siya sa paper. Wala siyang sing-sing, no? Kukunti lang. Wala. Nalang yung sing-sing niya, eh. Ah, parang pansi yung mukha nung ibon mo, sir. Kasi, ano, mabalahibo yung paa. Mabalahibo. Ito yung pinaka-lolo nila. Ah, okay. Anong taon po ito, sir? Yung 2009 ito, eh. Na-acquire namin 2009. 2010 namin nakuha. Okay. Pero yan, sir, may nilipad na rin po talaga. Mga pamilya lang nila. Tacloban finisher siya. Ito so, mismo, sir. So, yung mga panahon na yon, pag pumili ka kasi ng ibon, ito, pasingsing nila kay Sir Luis Chu. Hmm. Tapos, yung isang pansier, PHA pansier, nagbenta na ng ibon. Ang bilihan dati, ibababa lang nilang ng lockman yung mga ibon, tapos bahala ka na doon mamili. So, dati, hindi pinapakit yung ibang mga buyer, buyer sa lock. So, ganun lang yung pamamaraan nila dati. Grabe, ganun pala katitindi yung mga ibon ni Sir Luis Chu, yung pinaka-baseline ni Sir, grabe, subok. No, so, dun sa mga ibang gustong sir mag-acquire sa'yo, mag-direct acquire, paano ka ba nila kukontakin? Kung... So, hindi ako laging may pang-out na ibon. So, makikita nyo ngayon, kakakas ako lang sa kanila yung mga ibon na yan. So, kinalas ko yan, 2 months silang nakakalas. Mm. O, ngayon ko lang ulit, kinasa yung iba. Tapos pag kami mga ilog, pinapayaya ko lang. So may dalawa akong matibay na yaya dito, eto, tsaka to. Yung mga yan, kahit na wala silang itlog, kahit hindi sila nanging itlog, bigyan mo sila ng itlog, nilimliman nila. Napakasipag yung galing ano. Masipag yung mga yatas, pipisahin nila, may gatas din sila. Kaya, importante sa akin yung mga yaya na yun. Napakahusay, no? Sir, maiba lang tayo, yung kaninang intro natin, sir, etong kulay silver. Na kalang malatore na
na tropeyo. Eh, saan nyo po ba nakakuha tong ano na to? Tong tropeyo na to? Ayan, napanalo na natin yan sa nanalo tayo ng first overall champion sa QPHA OLR. Ito lang 2021. So, meron tayong 5 ibon na in-entry doon. 4 yung tumungtong ng derby. So, 3 yung nag-overall champion. First overall champion, 9th overall champion, tsaka 11th overall champion. Grabe mo, so, may swerte tayo. Na, swerte pa tawag mo dun, sir. Grabe naman yun, sir. Sana dapuan din kami ng swerte kung ano meron kasi para maranasan ko rin yung first overall champion na ganyan yan. Grabe, napakalala. Hindi lang maroon yan eh. Bili ka lang yung pagkawa ka lang, mag-aaroon ka lang. Ah, shit, shit. Pahirap ka pa. So, sa EDL OLR, nag-champion din tayo, first overall champion. So, meron tayong 4 na entry doon sa EDL OLR Season 3. Yung 4 na ibon na yon, ibon ko lahat, tapos iba-iba lang pangalan na entry. So, yung 4 na ibon na yon, yung isa, nag-finisher, si Star. Tapos yung isa, si Tala, na nestmate niya, nag-first overall champion. Tapos yung isa, na contender after magti-three laps, contender na eh. Mm. Tapos yung isa, nag-lap winner. So, swerte pa rin. Ah, grabe, napakatindi. Sir, yung Flyers Love mo, pwede ba natin pasyalan? Oo, oh, tara, pasyal tayo sa Flyers Love ko. Grabe, ituturn lang pala tayo ni Sir Michael Rasquero sa kanyang bagong-bagong Flyers Lop. Ayan. Kung may mga gusto nang magtanong, sir, itong bagong Flyers Lop mo, eh, magkano ba yung halaga nung naigastos mo dito, sir, sa bonggang-bonggang Flyers Lop mo, sir? So, ito, umasos ako dito ng 200,000. 200,000? Gusto marimar. So, ito, hindi to galing sa bulsa ko. Ito, lahat to galing sa Kalapati. Kaya sinasabi ko kanina sa inyo, kailangan meron kayong middle distance bird at may long distance bird kayo. Pag meron kayong middle distance bird, yun yung magpapakain sa mga Kalapati nyo rin. Yun din yung magbibigay ng pang-entry nyo sa fan race, sprint race, derby race. Sila yung mga magtatrabaho para sa inyo. Ayun. Parang nagigets ko na yung sinasabi ni sir na middle distance tsaka long distance, no? Siguro yung mga middle distance ni sir, yun yung mga sobrang tulin. Yung mga sinasabi mo sa pulling, sir. Oh, yung mga dyan, sir. Oh, yung mga ganon. So, dun kumakabig ng todo-todo si sir para makapanalo ng mga pulling prizes. Tapos pagdating yung sa panduluan, sir, malamang yun na yun sa mga pang-super set, sir, no? Oh, yun na rin. Ang bloodline ko, kung ano yung start ko ng umpisa, sila na rin din ang dulo ko. So, para iba lang kasi pagka nakauna ka na. So, yung mga middle distance bird ko, sila pagka una, puling-puling hanggang sa bago mag-derby lahat yan, bayad na yung entry. So, pagdating ng derby, para pasipon-sipon ka lang kasi wala kang tutukulin sa bulsa mo, para i-entry doon sa mga pan-derby mo. Pagkagaling lahat yun sa mga panalo mo na rin sa puling, panalo mo sa side bet, tag team, panalo mo sa sprint race, sa fan race, doon magkagaling yung mga i-entry mo sa derby. So, kasama na lang yung mga patuka na kailangan mo. So, doon sa mga nag-aanap natin, mga kalapatids, kung nag-aanap kayo ng isang consistent na winner, eto na yon. Sir Michael Rasquero lang ang kailangan yung hanapin. No, so, meron siyang middle distance, long distance, speed bird. No? So, inquire na lang kayo kay Sir Michael Rasquero kung interesado kayo sa mga bloodline na mga nililipad ni Sir. So guys, hindi lang tayo laging may available na ibon ng pang-out kasi hindi tayo nag-anti-breeding. So, ang ginagawa ko, kinakalas ko rin yung mga ibon para condition talaga sila, para yung mga ibon na ilalabas nila ay malalakas. Ang galing! Ang galing! Napakaganda ng lokasyon ni Sir. Grabe, oh. Time check natin. Anong oras sa ba ngayon? 3 o'clock na. Oh, nandito ka pala. Nagpakaan niya yun. Grabe, napatindi mo. Nagpakaan niya yun. Grabe. Sir, nasa ilan po ba yung Flyers ninyo ngayon? Ito, nasa 30 plus 2 eh. Lahat to, sir, palipad na. Batcher na, sir. Oo, palipad na yan. Grabe, gaganda. Iba-iba. Yung mga parang may mga off-color ka dito, sir, na nagaganda ng mga mapuputi, ah. Ano, sir? Mga pangarera ba talaga itong mga puti, sir? Oo, yan. Mga champion din yan. Galing yan sa mga champion din. So, yung mga magulang nila, champion din. Kaya, matitibay yung mga yan. Saka yung mga pakpak niya, hindi mo makitang nagmagtitis yan kahit off-color yan. Oh, grabe, napakaganda. Pero dito, sir, ano, hindi nyo na hinihiwala yung hen or cock? Parang colony na sila dito, sir, magkakasama na? Oo, hindi ko sila pinag-ihiwalay ng yung hen at cock, sama-sama na sila. So, kasi sa experience ko, para sa akin kasi, yung mga pag pinag-ihiwalay yung mga hen tsaka cock, so mas madaling na dadagit yung mga hen kasi sumasama sila sa mga cockpots sa labas. Okay, so magong kaalaman sa atin to, mga kalapatid. Sa ako kasi,
Actually, columnary rin yung sa akin, magkasama yung Hen and Kak. Pero hindi ko alam yung ganong klaseng version ng kwento na mas malaki yung chance na madagit. Yung Hen, pagka ganon, nagkahiwalay pala yun. Kasi nga, namamari, sir, ano? Oo, namamari. Yung babae kasi okay. Na Hen. Pag namari sila, sumasama talaga sila kahit saan sasama sila. Oh boy, alam mo so, na. May experiment ako dyan dati. Meron ako mga kak na nakawala lang. So, araw-araw, meron silang Hen na dala-dala sa loob ng kulungan. Na mga nagpaparis. Ah, okay. Boy, sir, galing sa kasal to, oh. Oo nga, boy. Ganda. Tapos ni mga boy. Magkasal yan, sir? Oo, magkasal. Magkasal yan. Pero ang ganda, oh. Ang ganda nung... Wedding line. Pero may lahat talaga yan, sir. Oo, ano, Johnson, Vandenbroek, saka Bernasa. Ligating pala, boy. Huwag na. Then, sir, ano po yung pinaka, ano, achievement nung ganyan yun ng mga linyada ng ibon, mga kulay puti? So ngayon, yung achievement siya, nung nakaraang North, nagpa-super set winner tayo, tapos nag-overall champion yung mga iba dyan. Grabe, talagang tapos, walang walang tapon ah. Ano, ng North Derby Race. Grabe, lahat talaga consistent champion, Sir Michael Rasquero lang. Ito nga po sila yan, meron yan 2018, isa lang binutas. Na i-spash. Grabe, gaganda. Nagpa-ronda naman kayo, sir, ngayong hapon. Ayun pa, balik pa rin natin. Ayun, paparonda daw si sir. Check natin yung mga pangmalakasan naman. Saan yung release door mo dyan, sir? Dito. Ah, ito. Sabi, parang may robot dito, sir, sa may ibabaw. Ano ba to? Ano yan? Ah, smart tower yan. Ah, smart tower pala to. Grabe, shoutout sa smart. Grabe, oh. Meron palang tori ng smart dito si sir. Yung mga warrior ni sir, eh, pinaronda niya na nga. Ayan. Pagka ganyan sir, nagpaparonda ka sir, dalawang beses po ba sa isang araw o isang beses lang? Paano po yung sister? Pagka ganitong wala namang race, pinapalipad ko lang sila na kung gusto nila umagad na kahapon. Maganda ng trapdoor ni sir. Medyo elevated, pasubsob na sir. Ano po bang pinaka termino niyan sir? Ba't ganyan yung disenyo? Para pagka dating nila sa lipad, hindi na sila tatambay-tambay dito, diretso na sila dito. Ah, okay. So yan talaga yung dapat pala ba yung ganyan ginawain mo doon? May pagka, ano? Dapat, ano hindi, pero ba, legit yan, napapanood ko sa Taiwan, mga Taiwan lock. Ganyan yung style, kasi style eh. Kasi pagka umuelod, galing sila dyan. Sa oh, sir. Siyempre, yung welo nila pababang pag, ano, diretso sila dito. Oo. I-slide na sila doon. Dito na agad sila. So, madali na silang pumasok kasi malapit na sa trap. So, yun talaga yung pinaka, ano, pinaka, ano tawag nun? Yung way kung bakit ganito yung disenyo ng ano ng mismong landing board ni sir. So, guys, ang importante lang, huwag niyo padapuin kung saan-saan yung ibon niyo. Huwag niyo pa kunyari dadapo saan, huwag niyo padapuin. Pad dito lang sila lagi kahit na pag konti lang lipad nila, importante dito sila dadapo sa landing board tsaka papasok. Hindi sila kailangan magpahinga sa labas, magpahinga sa labas sila sa loob. Para pagdating ng race, hindi kayo mahihirapan magpapasok dahil sanay sila sa loob ng ano ng loob nyo na magpahinga. Tama po ba yun? Update tayo mga ka-EA. So, ito nga si Sir Michael Rasquero. Grabe, napakasarap ng pamerienda ni Sir. Maraming salamat po, Sir. Ha? Sabi na kapal. Boy, parang may nakasilip ka pa dyan. Boy, ano yun? Dancing. Grabe, akala ako Pasko na eh. Kala ko sasayo ka bro, kaya hinanda ko na to eh. Oh, parang meron ka pang binalot dyan boy ah. Yeah. Wala ba? Dragon Boat. Ah, Dragon Boat. Okay. So, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhin video natin today at isubscribe si Sir Michael Rasquero. No? So, bilang supporter natin sa kanya, veterans fansir to. Dito tayo sasandan lang mga tawag nito, mga tips na para mai-improve pa natin yung mga susunod natin na mga karera. So, maraming salamat sa inyo. Ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.